Ano ang gagawin mo kung lagi na lang walang tiwala sa'yo ang partner mo? Sabi ni Marvin, hingam malalim. Sabi ni Marvin, pag ganyan, tutuhanin na lang po para maging tama na yung hinala niya. Para masabi niyang tama talaga siya. O yung iba, ganyan ha. Sa sobrang lagi na lang may hinala, laging walang tiwala, totohanin ko na lang kaya. Ganun ang nangyayari, di ba? Mga namimiloso po pa, pero totoo nangyayari. Kesa sinasabi mo, iniisip mo ng bababae ako. O kaya naman ay lagi ako nagiinom, totohanin ko na lang. Oh, para tama na yung sinasabi mo, may punto rin. Ayan, si Darwin Rosel sabi niya, hahayaan ko na lang muna. Hindi ko siguro alam kung anong reason niya or may past experience siya sa nakaraang relationship niya. Kaya ganoon, valid din. Ingat na ingat, kaya walang tiwala. Dahil doon sa nakaraan. Pero pangit yun ha, boys and girls ha. Pangit po yun na mayroong madadama yung present relationship nyo doon sa past relationship nyo. We learn from the past, pero hindi naman dapat napagdudahan natin yung present na natin kung meron ng iba. Magkaibang tao po yan eh. Okay? Si Maria Luz Buenaventura, sabi niya live-in partner lang, then kanya-kanya na, balik na sa poder. Pagka hindi na pwedeng sa'yo lang. Nakakasira sa family at well-being ng tao kung lagi na lang walang basihan ang kawalan ng tiwala at kawalan ng respeto, pero nagsasama pa. Ang lalim ng pinaghugutan. Hugot na hugot. Paubo lang po ng konti. Nasamid. Okay, sabi naman ni Sergio Gonzalez, ako para sa akin, hindi ko siya agad ihiwalayan. Kakausapin ko siya kung saan ba talaga nanggagaling yung trust issues niya. Baka sa puntong yun, magkaunawaan kami at para maiwasan ko yung mga bagay na pagdududahan niya. Sasabihin ko sa kanya na magtiwala sa akin gaya ng kung papaano ako nagtitiwala naman din sa kanya. Minsan po kasi, Kuya Poy, may mga salita tayo na makapagbubukas sa isipan nila pag may isa siya o pagka mag-isa na siyang nagmumuni-muni. Ayan, may punto rin naman. Maganda rin yun, ha? Na, o sige, o hindi naman na lahat nakukuha sa pag-uusap. O basta iiwanan ko ang mga statement na ito sa iyo. Pero, bahala ka na. Kapag ka sa pag-iisa mo, kung paniniwalaan mo, kumustahin mo mga ikinikilos at sinasabi ko, o nag-aano ba sila, nag-agree ba ang sinasabi ko sa mga ginagawa ko, ikaw na makakapagsabi niyan. Yan, yung mga ganyan.